Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and the Promises Daily Devotion. In our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. Kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, ang kinin ng buong puso at ideklara ng buong puso upang ito ay maging makapangyarihan at magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay. Let us read here Hebrews 13:15, Tagalog ang Biblia. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. And in Amplified Version, Hebrews 13:15, through Him, therefore, let us constantly and at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify His name. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author po ng Book of Hebrew is unknown, but probably sabi po ng mga Bible scholars ay si Barnabas, ang ilan naman po ay si Silas. Subalit majority of them ay sinasabi nilang si Apostle Paul. If ever po na ito ay kabilang po sa mga epistles at letters ni Apostle Paul, kilala naman po natin si Paul mga kapatid that he was known as a man of revelation, and of course he wrote almost one third of the New Testament books, and his letters and epistles known as Pauline epistles, and some of them known as pastoral epistles, prison epistles, and general epistles, brethren in Christ. And if ever, because of majority brethren in Christ, sabi nila si Pablo, ay ito po ay epistle or letter ni Apostle Paul sa mga Hebreyo, mga kapatid. At ang sinasabi po ni Apostle Paul, na sa pamamagitan nga niya, mga kapatid, which refer to our Lord Jesus Christ, ay maghandog tayong palagi. Because we back then, in the Old Testament, brethren in Christ, Israelites are offering to God. At ito po ay constantly, brethren in Christ, or consistent ang kanilang paghahandog sa Diyos. In fact, araw at gabi ay talagang hindi po nawawalan ng apoy ang dambana sa dahil sa kanilang walang humpay, walang tigil, mga kapatid, na paghahandog po sa Diyos. And of course, brethren in Christ, that was in the Old Covenant, that was in the Old Testament, brethren in Christ. And here in the New Covenant and the New Testament, we're no longer offering sacrifices tulad po ng mga animals, because again, Jesus Christ have been sacrificed once and for all. Subalit mga kapatid, tayo rin po ay kailangan maghandog, hindi na po ng mga hayop, kundi mga kapatid, maghandog ng mga papuri, pasasalamat, mga kapatid. Maganda po yung pagkasabi sa Amplified Brethren in Christ, na offer up to God is sacrifice of praise, brethren in Christ, that which is the fruit of lips that thankfully acknowledge Him. Kailangan po natin siya mga kapatid pasalamatan at atin pong i-confess and glorify His name, dahil ito po ang bunga ng ating mga labi, the fruit of our lips. Bakit mga kapatid? That's why we will never stop praising God, worshiping God, thanking God, or giving thanks to God, kasi wala rin po siyang humpay, wala siyang tigil, wala siyang sawa, wala siyang pagod na tayo ay biyayaan, pagpalain, mga kapatid, at pagpapagtagumpayin sa buhay, paginhawain sa buhay, paunlarin sa buhay. Hindi po, the Lord never stops, as what we studied before, brethren in Christ,
na part of God's covenant that He will never stop doing good sa buhay ng bawat isa sa atin. If God won't stop blessing us and grace, giving us grace, brethren in Christ, therefore, wala rin pong tigil ang ating pasasalamat sa Kanya. Kaya yung ating pagpapasalamat, that will become the fruit of our lips, brethren in Christ. Kasi, ulitin ko, walang tigil, walang humpay, walang sawa, walang pagod na tayo ay bibiyayaan at pagpapalain. Our today's message entitled, Let Us Constantly at All Times Offer Up to God. I would like to emphasize the word at all times. Kasi minsan, madali po magpuri, madali sumamba, madali magpasalamat sa Diyos kapag maganda ang sitwasyon at kalagayan at estado ng ating buhay. Subalit kapag minsan, humaharap po tayo ng mga pagsubok, humaharap tayo ng mga problema, humaharap tayo ng mga pag-uusig, minsan it is not an easy for us to worship the Lord. It is very hard for us to worship the Lord. Bakit po? Kasi of course, yung ating puso has something to do in worshiping the Lord. Minsan nabibigatan na tayo, minsan na nanlulupaypay na tayo, nanlulumo na tayo. Kaya it affects, mga kapatid. But, subalit, ang sinasabi po dito, mga kapatid, ni Apostle Paul, na at all times, pag sinasabing at all times, mga kapatid, down man tayo, magpuri, sumamba at magpasalamat tayo sa Diyos. Nagtatagumpay man tayo, magpuri, sumamba at magpasalamat tayo sa Diyos. May mga pagsubok man tayo sa buhay, sumamba, magpasalamat at magpuri pa rin po sa Diyos. Kung tayo man, mga kapatid, ay humaharap ng mga hamon sa buhay, tayo pa rin po ay patuloy na sumamba, magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ibig sabihin, whatever situation we are in, brethren in Christ, whatever challenge we are facing in life, brethren in Christ, let us constantly offer up to God thanksgiving, magpasalamat, dahil sa kabilaman na tayo ay may mga problema, may mga pagsubok, may mga suliranin, mga kapatid, ang Diyos ay hindi po tumitigil sa paggawa ng mabuti sa ating mga buhay. That's why our today's promises, we are going to acronym the word pageant, brethren in Christ, PAGEANT, brethren in Christ. Again, bakit tayo nag-a-acronym? For us to easy remember kung ano man po ang ating mga pinagbubulay-bulayan sa salita ng Diyos. First point, at all times, praise Him as an offering. I have already defined what is the difference between praise and worship. Kasi yan po lagi ang ating naririnig, praise and worship. Well, brethren in Christ, praise means all things na ginawa ng Diyos sa ating buhay. That's why we praise Him. Dahil mayroon na siyang ginawa, ginagawa at gagawin pa sa ating buhay. Ang worship naman is who He is. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mapagbiyaya, ang Diyos ay banal. So, mga kapatid, yun po yung tinatawag nating worship. Subalit, as what we are tackling this morning, anuman ang sitwasyon na mayroon tayo, at all times, ang wika nga, ating pong purihin, ating sambahin, ang ating Diyos bilang ating handog sa Kaniya. Second point, at all times, adore Him as an offering. Alam niyo po, maganda po yung adore Him. Ito po ay kapatid, mga kapatid, ng tinatawag natin na para bang pag-appreciate, mga kapatid, sa Diyos. Kumbaga, paglalambing sa Panginoon na napakabuti ng Diyos natin. In fact, brethren in Christ, sabi nga, iwanan man tayo ng ating pamilya, iwanan man tayo ng ating mga mahal sa buhay, iwanan man tayo ng ating mga kaibigan, but our God won't leave us,
won't forsake us, won't abandon us, and won't, brethren in Christ, fail us. Ganun po ang Diyos. Kaya napakasarap na yakapin ang Diyos, napakasarap na mahalin ang Diyos, napakasarap na lambingin ang Diyos. That is adoring, brethren in Christ. Kumbaga, na-appreciate natin yung kanyang mga ginagawa sa kanyang sa ating mga buhay. And third point, at all times, glorify Him as an offering. Ang Tagalog kasi ng glorify, luwalhatiin natin siya. Mga kapatid, napakahalaga ho na pag sinabing luwalhatiin, let us magnify Him. Instead na tingnan natin yung mga problema, bakit hindi natin tingnan ang Diyos? Tulad po ng nangyari sa mga alagad when they were on the way sa kabilang ibayo ng dagat. At inabot po sila ng bagyo sa kalagitnaan ng dagat. Instead of focusing on the storm, why they don't focus on the Lord Jesus Christ? Yun po ang ibig sabihin ng glorify, to magnify God. Na ang ating dapat makita, even though we are in the deepest moment in our lives, we are in the darkest moment in our lives, sana ang ating patuloy na nakikita yung ating Panginoon. Kaya never magnify the problem. Let us magnify God in the midst of our problem. Kaya di nga po naririnig natin, mga kapatid, na don't tell God that you have a big problem. Tell to your problem that you have a big God. That is how we glorify the Lord. Fourth point, at all times, exalt Him as an offering. Itaas natin ang Panginoon. I-lift up natin ang Panginoon. Alam naman po natin, mga kapatid, ang sinasabi ng scriptures na where the name of the Lord is lifted up, brethren in Christ, there will be blessings, there will be liberty, there will be deliverance, there will be provision, there will be protection, there will be everything we need, brethren in Christ. Kaya nga, itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga minsan, ating dalangin na Panginoon, nawa kayo ang maitaas sa aming buhay, hindi yung tayo ang naitataas, mga kapatid. Again, where the name of the Lord Jesus Christ is lifted up, there is liberty, there is healing, there is provision, there is protection, there is everything we need. Kaya, let us exalt always. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon above the challenges, above the circumstances that we are experiencing in life. And of course, brethren in Christ, fifth point, at all times, acknowledge Him an offering. Mga kapatid, kailangan po natin i-acknowledge ang Diyos, kilalanin ang Diyos. Actually, mga kapatid, how do we recognize? Sabi ko nga, why other people ay very hard for them to offer up to God? Halimbawa, naghahandog, nag-o-offering, nagbibigay sa Panginoon, bakit napakahirap nila magbigay sa Diyos? Alam nyo po, ang punot dulo, because they do not acknowledge and they do not recognize na everything comes from God. Kasi kapag inisip natin na iyan ay pinagtrabahuan ko, iyan ay pinagpagurang ko, iyan ay pinagpagalang ko, iyan ay pinagsakripusyahan ko, it is not easy for us to give it, mga kapatid. Pero kung kinikilala natin na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos, hindi po mahirap mag-offer na para sa Diyos. Kasi di ka nga sinasabi nga ni Job, brethren in Christ, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. At ayan po naman ay totoo, we own nothing in this world. Ano man ang mayroon tayo mula sa malaking pagpapala hanggang pinakamaliit na pagpapala, blessing yan ni Lord at galing yan kay Lord. At halimbawa, yung ating negosyo, kapag i-acknowledge natin yan na hindi yan ating kay Lord, hindi mahirap, mga kapatid, ipagkatiwala sa Panginoon. Halimbawa, ang ating kabuhayan, mga kapatid, ay
ating pong kinilala na galing yan sa Lord. Yung ating pananalapi, kapag kinilala natin yan na galing kay Lord, hindi mahirap magbigay sa Diyos. Uulitin ko mga kapatid, why others are struggling to give to God is because they do not acknowledge and recognize God that everything comes from Him. Yun ang sinasabi ng Proverbs, brethren in Christ, na ginto man ay lahat at kayamanan ay galing po sa Diyos. Kaya let us acknowledge and recognize God in everything we have. And brethren in Christ, sixth point, at all times need Him as an offering. Alam nyo po, maganda yung lagi tayong nangangailangan sa Diyos. Mga kapatid, in fact, hindi ang Diyos ang nangangailangan sa atin. Tayo ay nangangailangan sa Diyos. Paano ba tayo ipinapakita yung ating pangangailangan sa Diyos? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa mga kapatid, sa pananalangin, sa pagkakaroon po ng quiet time tulad nito, devotion, brethren in Christ. Alam nyo po, ito ay pagpapahayag na kailangan natin ng Diyos. Sinasabi niya ng Bible na apart from God, we can do nothing. Lagi po natin tandaan. Kaya let us start our day in prayer and in word and in worship. Bakit po? So that our day will also end up with blessings, brethren in Christ. Kaya nga subukan po ninyo yung mga mananampalataya, anak ng Diyos, born again Kristiyano, na pagkagising, hindi man lamang manalangin sa Diyos, hindi man lamang magbuklat ng Biblia, hindi man lamang magkaroon ng quiet time kahit kaunti kay Lord. Kita nyo po mga kapatid, ang buong maghapon ay halos kalbaryo. Ang buong maghapon halos impyerno, mga kapatid. Why don't we start? There's nothing wrong naman at wala naman pong bayan, wala naman pong mawawala sa atin. If we will start our day in quiet time, in word of God and in prayer, brethren in Christ, hindi po natin hinahayaan yung ating spiritual na madrain. Kailangan ifinifeed natin ito daily, brethren in Christ, on how we feed our physical lives, brethren. Kaya kailanganin natin ang Diyos at ito po ay one way ng paghahandog sa Kaniya. And of course, brethren in Christ, seventh point, at all times thank Him as an offering. Wala po tayong hiningi na hindi niya po ipinagkalob sa atin. Wala tayong prayer na hindi tinugon, mga kapatid. Actually, ang iba, naaantala man, pero may tugon pa rin ang Diyos. Medyo nagluluwat man, may tugon pa rin ang Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, whatever we pray, whatever we ask, according ni Apostle John or John the Beloved, brethren in Christ, na whatever we ask to God according to His will, ha mga kapatid, according to His will, ay lahat ipagkakaloob sa atin. At yan din po ang pangako ng Panginoon, that whatever we ask to the Father in His name, everything will be given unto us. Pag sinabing everything, all things. Kaya wala po tayong hiningi kay Lord na hindi niya ibibigay sa atin, brethren in Christ. Kung tayo man ay hindi tumatanggap, marahil mga kapatid, nagkulang tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, humingi kayo na may pananampalataya. Ang wika po ng ating Panginoon, ito nga ay inyong tatanggapin. Kaya kapag tayo ay nanalangin, kailangan mayroong pong pananampalataya. Hindi lamang puro prayer na God, God. Kailangan may pananampalatayang tatanggapin natin at tinanggap na nga po natin ang wika ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya tayo dapat ay nagpapasalamat sa Diyos. Dahil, again, God will only act according to what we believe. Kaya sinasabi ng Panginoon, be it unto you according to your faith. Kaya, dahil tayo ay tinugon, dahil tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng biyaya at pagpapala, hindi siya nagsasawa, hindi siya napapagod sa paggawa ng mabuti sa ating mga buhay,
what we need to do, brethren in Christ, is to thank Him. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos, mga kapatid, sa lahat ng Kanyang ginawa, ginagawa, at gagawin pa sa ating mga buhay. To sum up of our today's message, which entitled, Let Us Constantly at All Times Offer Up to God, and our today's promises, we acronym the word pageant, PAGEANT, Brethren in Christ. First point, at all times, praise Him as an offering. Second point, at all times, adore Him as an offering. Third point, at all times, glorify Him as an offering. Fourth point, at all times, exalt Him as an offering. Fifth point, at all times, acknowledge Him as an offering. And sixth point, at all times, need Him as an offering. And of course, seventh point, last point, at all times, thank Him as an offering. And these are the acronym of the word pageant: praise, adore, glorify, exalt, acknowledge, need, and thank Him as an our offering to God at all times, constantly, brethren in Christ. Kung paano sila naghahandog ng walang tigil, walang humpay, walang sawa, walang pagod. Sa Old Testament, gayon din po tayo. Walang tayong tigil, walang humpay, walang sawa, walang pagod na maghahandog ng pasasalamat sa Diyos. Dahil ang Diyos nating sinasamba, ang Diyos nating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating pinagtitiwalaan ay wala rin pong pagod, walang tigil, walang humpay, walang sawa na tayo ay biyayaan at pagpalain. To sum up our today's grace, should I say, ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay tuloy-tuloy na ibinubuhos, kaya't ang ating tugon ay pagsamba, papurit, pasasalamat na di natatapos. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay tuloy-tuloy na ibinubuhos, kaya't ang ating tugon ay pagsamba, papurit, pasasalamat na di natatapos. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa inyong kabutihan, katapatan, kadakilaan, at nang maging ng iyong kapangyarihan at iyong kakayanan. Thank you so much because you protected us by covering us with your precious blood. Salamat sa aming pagising dahil taglay-taglay namin lagi ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, at malayo sa mga lalang at gawa ng kaway. Thank you also, Father, for your probation. Dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang, truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Thank you, Jesus, dahil sa bawat umaga ay may panibagong laang mayamang biyaya kayo at may panibagong laang mayamang pagpapala kayo sa bawat isa sa amin. That's why every day is our receiving day, and today, God, we are expecting na tatanggapin namin ang lahat ng mga pagpapala at biyaya na inyong inilaan sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus, dahil pinagpala niyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. Thank you, Jesus, dahil kami po ay magiging daluyan na naman ng pagpapala sa aming pamilya, magiging daluyan ng pagpapala sa aming iglesia, magiging daluyan ng pagpapala sa aming komunidad, magiging daluyan ng pagpapala sa kumpanyang aming pinagtratrabahuan, at magiging daluyan ng pagpapala sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nanonood. Lord, you know their heart's desires. At I pray, Lord, na ayon sa iyong pangako sa amin, na whatever we ask to the Father in your name, everything will be given unto us. Lord, right now, in your name we ask to the Father, na kung may nangangailang kagalingan, grant them healing. Kung may nangangailang kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailang kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailang katugunan, grant them your probation. And whatever they are praying for, Father, I pray in your name, Jesus,
na i-grant nyo po, ipagkaloob nyo po ang lahat. Thank you, Jesus, for the privilege that we have in you, Jesus. We are so much grateful to have you in our lives. Salamat dahil wala kaming tigil, wala kaming sawa, walang humpay, walang pagod na magpapasalamat sa inyo. Kasi Panginoon, wala rin po kayong pagod, walang humpay, walang tigil, walang sawa na pinagpapala at binayayaan mo kami. Thank you, Jesus, for being good and kind and gentle to us. This we pray in Jesus' mighty name, amen and amen.